Giannis Antetokounmpo mga idol, gusto ngang gayahin ang team ng Golden State Warriors. Sa isang interview niya nga mga idol, kinongrats niya ang team ng Golden State at sinabi niya grabe daw ang kanilang dynasty. The same guys from unang championship nila ay nandun pa nga rin sa kanilang pang-apat na championship. Ganun nga daw ang gustong ma-accomplish neto ni Giannis Antetokounmpo at nagsiset nga daw ng example ang team ng Golden State Warriors sa buong NBA. Kaya naman nagpasalamat din ang mga Warriors fans dito sa sinabi ni Giannis Antetokounmpo at sa kanyang pagre-recognize nga sa team ng Golden State Warriors. Well mga idol, siguro hindi lang si Giannis Antetokounmpo ang gusto rin gumaya sa team ng Golden State Warriors. Siguradong pati rin ang ibang mga NBA players, lalo na ang ibang mga NBA team. Diba? Sino ba namang ayaw manalo ng apat na championship in 8 years? Yung ibang team nga mga idol sa buong existence nila sa NBA ay hindi pa nananalo ng championship. Kagaya ng Brooklyn Nets, Charlotte Hornets, Clippers, Grizzlies, Phoenix Suns. Kaya sigurado mga idol, maraming ang gustong gumaya sa sitwasyon ng Warriors. Naging very dominant nga sila mga idol this past decade. At etong si Giannis Antetokounmpo ay nirecognize nga sila at binigyan ng congratulations. Pero anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa pahayag ni Antetokounmpo? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman mga idol, etong ang si Russell Westbrook, tinakot etong ang si Skip Bayless. Nag-tweet kasi mga idol etong si Bayless na may kasamang Westbrook. Eh alam naman natin mga idol na ayaw nga ni Westbrook maririnig yan dahil dinidisrespect nga daw binabastos yung apalido ng kanyang pamilya. At ito nga mga idol, niretweet ni Russell Westbrook yung tweet ni Skip Bayless. Sinabi niya, "Watch your mouth, huwag kang magsalita dito nang hindi mo naman kayang sabihin ng harap-harapan sa akin." Parang nangdadarag nga itong si Westbrook mga idol, pero maiintindihan naman natin yan dahil pinaliwanag niya na last season na ayaw niya ngayang marinig. At marami na nga rin siyang fan na kinonpronta nung tawagin siya ng Westbrook at siguradong kaya niya rin gawin yan kay Skip Bayless. Next balita naman tayo mga idol, Christian Wood excited na ngang maglaro sa team ng Dallas Mavericks. Sabi niya sa kanyang tweet, meron nga daw malaking opportunity sa Dallas at very excited na nga siya. Well, sino ba namang hindi ma-excite mga idol dahil magiging kakampi niya si Luka Doncic? Dahil sigurado naman mga idol na mag-i-improve yan si Christian Wood. Baka mailabas pa nga neto ni Doncic mga idol ang tunay na potensyal neto ni Christian Wood at baka maging all-NBA player pa nga siya. Mapapadali sigurado mga idol ang kanyang trabaho dito nga sa team ng Dallas Mavericks. Mararanasan niya na rin sigurado mga idol ang widest open shots na pwede niyang itira. Dahil nga dito sa kanyang bagong teammate na si Luka na na-master na nga ang pag-a-attract sa depensa. At isa pa nga rin mga idol ang sigurado, hindi lamang etong si Christian Wood ang excited, siguradong pati na rin etong si Doncic. Tanong ko sa inyo mga idol, ano bang prediksyon nyo sa team ng Dallas Mavericks? Sa tingin nyo ba iaabot nga sila muli sa Western Conference Finals? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At sa ating panghuling balita nga mga idol, ito ang maitim, ang malupit na plano nga neto ni Pat Riley patungkol nga sa sitwasyon netong Brooklyn Nets. Hindi nga daw interesado itong si Riley mga idol kay Kyrie Irving kung hindi kay Kevin Durant. Maghihintay nga daw siyang sumabog yung sitwasyon mga idol doon sa Brooklyn Nets kung saan mawala na talaga itong si Kyrie Irving at mag-request ng trade etong si KD kagaya nung mga nabalita nung nakaraan. At doon na nga daw mag-uumpisa na kumilos itong si Pat Riley. Bubuo ng trade package para kay Kevin Durant at dadalhin nga siya sa team ng Miami Heat. Yan nga mga idol ang mautak na move ni Pat Riley. At talaga namang mapapapalakpak na lang tayo mga idol sa mga balak nga ni Riley para improve ang kanyang team. Panasinin nyo rin mga idol, ang mga NBA teams ngayon ay nagkakandara pa sa pagkuha kay Kyrie Irving. Pero itong ang team ng Heat ay umaaligid-aligid lang. Naghihintay nga ng tamang tempo para sumunggab. Kaso hindi kay Kyrie Irving, kung hindi sa mas better player na si Kevin Durant. Ano bang opinion nyo dito mga idol? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!